Good day, guys. So today, paakit kami ng Tagaytay at habang nagbibiyahe kami, pag-usapan natin yung savings. Okay? So, yung topic na to is based lang to sa amin, ha. Based lang to sa na-experience namin at view namin as financial advisor before, kasi before naging financial advisor din kami. So, sinishare lang namin kung ano ba yung makakatulong sa mga kliyente namin, of course, sa mga taong nakakausap namin, to educate them about savings. Kasi marami sa ating mga Pilipino, alam lang kung paano mag-save, pero hindi nila alam kung paano ba yung mas better. No? Hindi sila aware na may mas mga magagandang paraan ng pagsisave. Okay? Sige. Yung savings kasi, guys, meron kasing dalawang klase yan, di ba? Merong short-term savings at saka long-term savings na tinatawag. Di ba? So, magkaiba yon. Magkaiba yung dalawang yon. First thing, ano ba muna yung purpose ng short-term saving? Ano ba yung time span na kailangan mo siyang gastusin, di ba? Versus sa long-term savings. Mm-hmm. So, pagka short-term savings, typically less than a year, gagamitin mo na yan. Diba? So, actually, meron pang midterm eh. Yung midterm, yun naman yung mga 2 years to 7 years, something like that. Tapos yung long term naman, yun yung mga 10 years. Matagalan 10 years palaga. And above, oo. So, ngayon, yung mga short-term savings kasi, for example, magsisave ako ng ganitong amount kasi gusto kong bumili ng cellphone next year o kaya after 6 months, no? Yun yung mga short-term savings na tinatawag natin. And then, ways kung paano mag-save ng short-term savings. So, marami namang ano ngayon. Marami namang option ng mga short-term savings. Diba? So, ngayon sa GCash, pwedeng-pwede kang mag-save. Diba? Hindi mo lang gastusin yung pera mo sa GCash eh. Magkakaroon ka na ng savings. Ano pa? Sa bangko, ayan, sa savings account mo. Diba? Kasi yung savings account naman natin sa bangko, readily available naman yan. Anytime, pwede mong i-withdraw. Okay? Ano pa? Yung ano, traditional savings, di ba? Yung sa bahay, o, piggy bank. Eh, ginagawa ko yan hanggang ngayon, piggy bank. Okay? Example, nung nag-ipon ako for the proposal, nung sa ring. So, sabi ko, nung nagbabalak ako na mag-propose na, nagsimula na ako mag-save nun. Piggy bank yung method na ginamit ko sa pagsisave. No, yung pagsisave ko nun, ang ginagawa ko, every time na magkaroon ako ng ano pa nga yung pag-save ko nun eh, parang simula talaga sa mababa kasi barya-barya lang nung una. Na pag nagkaroon ako ng barya, for example, bumili ako sa tindahan ng 50 pesos. Tapos binili ka lang worth mga ano lang, 10 pesos. Gabi yung barya. Diba? Tapos nabarihan yung 50 pesos ko o kaya 100 ko. Ngayon, pag nabarihan yun, yung mga coins nun, yung mga 5, 10, 20, hindi ko ginagalaw yun. Matik, sinisave ko yun. And then, nilalagay ko dun sa piggy bank. Ganun, naging strict ako dun sa ganung ano, sa ganung... Basta maging barya kahit 100, 200. Oo, basta maging barya. Pag puro barya sinukle. Oo, pag puro barya, tinatabi ko kagad yun. Kaya nabilis ko napuno yun eh, yung piggy bank na yun. Diba? Nung napuno yun, nakaipon ako ng siguro mga 15,000 yung laman ng piggy bank na ganyang kalaki. Maliit lang yun, ganun lang, 15,000. How much more pag malaki? So, in short, wala pang 1 year, napuno ko yon, tapos dinagdagan ko na lang ng konti. Tapos another wedding. Oo, tapos tsaka ako bumili ng ano, yung engagement ring. So yun yung mga example ng mga short-term savings natin. Okay? So, ano naman yung long-term? Long-term savings. Mid-term, may mid-term pa pala. Mid-term savings na tinatawag. Sige, sabi mo kanina, pagka short-term, ito yung mga gagamitin mo na or gagastusin mo na anytime. Anytime soon, mga less than 1 year hanggang maximum 2 years, ganyan. Midterm naman, ito yung may mga sigurong pinaghahandaan ka, something like magde-debut yung anak mo. Like 5 years from now, magde-debut siya, so pwede mo nang pag-ipunan kahit papaano, paunti-unti. Pero pagka midterm savings, hindi na recommended na magsisave ka doon sa yung traditional, like yung sa bank, or pwede pa din somehow if meron kang high interest rate, diba? Na bank, o kaya naman, dapat maghahanap ka na dito ng mga
something na nag-a-appraise kahit papaano, pero still not hard to convert. Ano yung mga sample no? Like for example, jewelries, gold, di ba? So, kasi yun, di ba, alam naman natin na nag-a-appraise yun. Pero if i-convert mo siya after 5 years, hindi bumaba, hindi nag-depreciate yung value niya. Hindi din naman sobra-sobrang nag-appreciate. Kasi nga, 5 years lang yung length of time mo, no? Or, pwede na din yung mga short-term investments. Yung mga short-term investments na magi-yield na rin kahit papano na maganda-gandang interest rate, but still, lower yung risk. Bakit lower yung risk? Ibig sabihin, hindi mo kasi kaya na i-accept yung ganun kalaking risk. Pag sinabing risk, yung mawala yung pera mo. Malugi. Oo, malugi yung pera mo. Hindi kasi kayang i-accept given the short time span na hindi wala ka ng time eh para iwan yung pera mo, para mag-grow, para makabawi. If malugi siya. Meron naman tayong mga investments such as yung mga balance fund. Yan, yung combination ng mga bonds. So, ibang topic naman yun guys, investment naman yun. So, kung gusto nyong gumawa kami ng video regarding sa investment, yan, mag-comment lang kayo sa video ng to and then gagawa kami. As much as possible, gagawin namin yung mga video na katulad nito na ano lang, as easy as possible, na mas madali nyong maintindihan, di ba? So ngayon, pag-usapan naman natin yung long-term savings. Yan, yan. Ito, magandang pag-usapan to kasi karamihan sa atin, especially sa ating mga Pilipino, nakakalimutan yung long-term savings at medyo nag-struggle sila pagdating dito. So ngayon, magbibigay tayo ng tips based on sa mga experience natin, sa mga taong nakausap natin before na mga successful person kung paano nila nagawa yon. So sige, yung long-term savings, ito yung savings natin na 10 years and above. Okay, so depende sa inyo kung ano yung definition ng long-term savings nyo. 20 ba yan? 20 above ba yan? O 30 above? 30 years above? Depende. So, at least kami ng wife ko, at least 10 years, di ba? 10 years yung definition namin ng long-term savings. Para saan ba yung long-term savings? Diba yung long-term savings, ito for example, may anak ka na. So, gusto mong mag-ipon para sa pang-college education niya. Ganyan, or kunwari yung anak mo na sa less than 10 years old pa lang, napapanganak pa lang, long term talaga, long term savings yan. Ayan, college fund o kaya retirement. Ayan, kung gusto mo rin bumili ng bahay in future, di ba? Talagang medyo matagal pa. Oo, na medyo matagal pa, yun, pwedeng gawin yon. Yun yung sinasabi nating long term savings. Pagka long-term saving, number one na dapat mo i-consider is yung instrument kung saan mo ilalagay yung pera mo. Diba? Like, kunwari, syempre, nag-iipon ka nga, diba? Yung instrument na paglalagay mo, dapat should beat inflation. Kasi pagka hindi niya nabibit yung inflation, imagine mo, ito yung pera mo. Bumababa yung value ng pera mo because of the inflation. Pero kumikita lang siya ng ganyan. Maliit lang. Oo, so kumbaga, yung starting point mo, yung value for that money, yung capacity to buy ng pera mo, lumiliit lang siya ng lumiliit. Let's say, nag-inflation ng 4.5%, ang kinikita lang ng pera mo is 1%. Lugi ka pa rin, in essence, di ba, ng 3.5%. So, parang hindi worth it. Tsaka, yun nga, kumbaga, di ba minsan sa ating mga Pilipino, sabi natin, save tayo ng save, pero bakit parang wala tayong naiipon? So, doon kasi pumapasok yung inflation. Yung inflation, yung pagbaba ng value ng pera natin. Correct. Kaya, doon medyo tayo struggle. Pero, meron namang mga ways, at meron namang mga, merong mga instrument na pwedeng paglagyan ng pera mo, para at least yung pera mo, kita siya ng, at least masabayan man lang yung inflation, para makapag-save ka, 'di ba? So, 'yun na nga. So, parang I know most of us can relate na dati, mga 10 years ago, yung 1,000 pesos mo, laking pera na, 'di ba? So, ngayon, yung 1,000 pesos mo, kulang na kahit isang cart lang. Dati nakakapuno ng push cart. Ngayon, kahit isang yung red cart lang sa grocery, 'di ba? Hindi na kaya. Baka isang dalawang item na lang 'yon. So, that's how inflation works. So, paano ba natin siya i-arrest yung ganong situation? So, sabi nga natin, hanap tayo ng instrument na mag-earn ng more than the inflation rate. So, ano ba yon? So, pwedeng
properties. Yes. Diba? Yung lupa. Yun yung mga example. Uh-oh. Sa properties, pwede ka mag-invest. And uh-oh, of course, pwede, meron din mga investment, no? Pero yung investment, ibang topic yon. Pero pwede ka kasing mag-invest, pwede mong ilagay yung pera mo doon para kumita. Okay? Pero ano ha, may iba't ibang klase ng investment yon. Pero isang way yon ng pag-save ng long term. Okay? Ano pa? Anong klaseng investments? Mm-hmm. So, ibang topic natin yon. Pero yon, pwede kang maglagay doon as investment for long term. Okay. Long term investment. Ayan. So, again, yung mga binanggit naman naming strategies is not meant to compete against one form of savings versus the other, di ba? Yes, so, at the end of the day, kaya nga natin siya sinimula na ano ba yung goal mo? Whether it's short-term, mid-term, or long-term goal. Kasi merong different instruments na mag-fit. Yes. Hindi, not necessarily na, for example, ang goal natin is specifically for retirement, we will forget about the short-term. Kasi meron pa rin tayong day-to-day needs na, yun nga, nangangailangan ng short-term savings. Pagka short-term din naman yung goals natin, maybe that could be your priority, pero not necessarily kakalimutan na natin yung mga future goals natin, di ba? Yung mga long-term goals natin. So, it's just about setting which is the most urgent, which yes, is your priority now, then you focus more of your money there, pero wag pa rin natin kalimutan yung ibang goals natin. Ayun guys, basta yung pagsisave nyo, ano yun lang, enjoy nyo rin yung ano nyo, yung income, di ba? Para yun, balance lang. Balance lang, hindi masyadong pwersa yung sarili. Nakaka-burnout yun. Minsan kasi parang yung iba save lang nang save, nakakalimutan na mag-enjoy. Yung iba din naman, puro enjoy, nakakalimutan mag-save. Uh-oh. So, dapat balance lang. Tulad nito, makain lang kami na kung ano-ano. Ayan, kaya wala kami halos savings. Yun yung ano namin. Yun yung opinion namin when it comes to savings. Ganun kasi kami pag nagsisave. Kahit ngayon, kahit hanggang ngayon na mag-asawa na kami ng wife ko, ganun pa rin yung ano namin. Ini-enjoy pa rin namin yung income namin. Yes, meron kaming savings. Pero, hindi lahat nilalagay namin doon. Diba? So, talagang dapat na-enjoy pa rin. Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Diba? Kumbaga, magkaroon ka pa rin ng budget na mag-travel kahit papano. Magkaroon ka pa rin ng time na bumili or magkaroon ka pa rin ng budget na bumili ng gusto mo. Okay. Pero huwag mo naman sagarin, huwag mo naman ubusin. So, yun lang. Yun lang yung ano namin, mai-advise namin sa inyo pagdating sa savings. Kasi, as a financial advisor before, sobrang dami namin nakausap ng mga kliyente na iba't ibang tao. Para makikita mo dun yung difference nung ano, yung ba't yung iba sobrang laki ng pera, sobrang dami ng pera, ba't yung iba sobrang konti. Ano ba yun? So, ayun, hopefully nakatulong yung video na to sa inyo, no? Na sana makatulong sa pagsisave nyo. So, happy saving, enjoy, at yan, good luck, God bless sa pagsisave mo.